Dahil puro naman tayo rito members na, no? So hindi ko na ipapaliwanag itong gagawin natin. Pero yeah, it's a hindi lang customary, but I think malaki yung purpose nito kaya ginagawa ng Atomy ito, no? So yung ating company mo to. So okay na po ba kayo? Just join me dito sa ating company mo to. Sige, paki-unmute po and then let's do the Yes. company mo to. So company mo to. Atomy company mo to. Are you ready? Yes. Yes. Go. Cherish this Cherish this year. Create Create the vision the vision. out of the Follow faith. Follow the faith. Serve in humility. Aja, 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 aja. ayun, okay, salamat, maraming salamat. So, all right, kaya na sinabi ko, no, medyo mixed tong slide ko, galing sa pinaka-fundamental na Atomy Philippines, pero may mga halo-halo na pinagsamot sa, parang chinapsoy ng konti, no, yung mga nakikita ko information na tingin ko makakatulong, inad-add ko, tapos tinry kong maging brief, ano. Okay, so magsimula tayo rito, ano ba yung Atomy, di ba? Ma'am Lina, para ano na rin, no? Dahil ikaw yung sabi mo yung bago, no? Para makita mo na rin, para ma-practice ka na rin, ano? Kasi ultimately, magandang matutunan mo rin ito, no? I'll make it very simple. Ang goal ko kasi, I wanna make things very simple kasi sa industry po ng network marketing, ang nagmamatter ng malaki is yung dapat duplicatable yung ginagawa natin. Ibig sabihin, kayang gayahin ng ibang tao. Kasi pag sumobrang galing natin, pag hindi na tayo kayang gayahin ng iba, pabagal na yung growth natin, di ba? So hopefully, yung gagawin ko ngayon is very duplicatable sa lahat, ano? Ito naman lahat to, nakuha ko lang sa Atomy website, yung iba sa internet, ano? So magsimula tayo rito, alamin natin muna, ano ba yung Atomy kasi, no? Ang Atomy is a company na siya ang distributor, Atomy rin ang broadcasting station, kumbaga, sa online, ano? Online shopping mall. So Atomy ang nagte-take care niya ng distribution ng mga produkto at saka ng broadcasting station or yung online or yung sa website, no? At ang gumagawa ng product natin, ito may partnership tayo with Colmar. So pero bago tayo pumunta dun sa Colmar, ito muna yung basic ng Atomy, no, kung ano ang behind the company. So 2009 po na-establish ang Atomy sa South Korea. Tapos since then, umabot na po tayo ng 26 countries, 16 million members. Tapos ang plano is maging 30 countries or even more by 2030. I think may hit natin even more than that with the way we're going ngayon, no? So umabot na po tayo ng $2.2 billion in annual sales, ano, yung benta ng ating kumpanya. Every year yan tumataas. So, syempre, lahat ng kumpanya every year tinitingnan ng kumpanya yung annual sales nila para malaman kung, you know, nagpe-perform ba yung company o lumalaki ba yung gano'n, ano. So, para magkaroon po tayo ng perspective, pinull out ko ito sa ano, no, sa Pilipinas, kumpara natin, ano, kung teka, dyan na si Ma'am Emily, admit ko lang. Ayan. So, sa Pilipinas, para magkaroon nga tayo ng comparison, ano, maintindihan natin. Ano ba kasi yung 2.2 billion na sales sa taong 2021? Hindi po yan collective or cumulative sales. Ano, every year, may certain sales pang kumpanya. Noong 2021, umabot tayong 2.2 within that year alone, di ba? So, para sabi ko nga, magkaroon tayo ng point of reference, maintindihan natin ano ba yung 2.2 billion sales, di ba? Yung mga kumpanya sa Pilipinas na malalaki, ito po yung mga top companies sa Pilipinas. Ang SM Investment Corporation, ang benta po niya, this was, I believe, 2020 or 2021 ko rin na poll. Andito ba sa gilid? Yeah, dapat nilagay ko pala yung year, no? Hindi ko nilagay yung year dito. But anyway, so perspective, 5.9 billion in dollar din to, no? Para madaling ikumpara. Ang SM na kumpanya, ang benta niya nung either 2020 or 2021, is $5.9 billion. So, doble ng laki, more than double ng laki natin. Ang BPI at that time, 2020 or 2021, $1.5 billion ang kanilang sales, yung benta nila sa mga banking services nila. Ang PLDT, $3.9 billion ang benta ng PLDT sa communication service nila. Ang Metrobank, $1.8. Ang Ayala, as a buong korporasyon ng Ayala, 3.5 billion. So, kung mapapansin nyo, yan ang mga benta nila in within a calendar year, itong mga companies na to. Hindi na po tayo nalalayo. Pero one thing na isipin nyo po,
ang Atomy is 2009 pa lang, di ba? Nabanggit ko, pag bumalik tayo rito sa slide natin. 2009 pa lang tayo nagsimula. Ito pong mga kumpanya na to, guess what? Kung ilang taon na po yan. Hindi ko na nailagay, pero pwede namang i-research to. Pero these companies are way more than 25-year-old. Bata pa ako, may PLDT na eh. Di ba? Ilang taon na yan, di ba? Baka 50 years old na yung company na yan. Bata pa ako, may Metro Bank na. So, meaning to say, yung mga yan, malalaki yung benta nila, pero tinan mo yung dalawang may araw, nilagyan ko specifically ng araw. Sa BPI at saka Metro Bank, in 2021, mas malaki pa ang benta natin kaysa sa dalawang bangko na yan na napakalalaking establishment na BPI and Metro Bank. So, again, kaya ko sinasabi ito para lang magkaroon tayo ng perspective na kung gaano kalaki yung benta ng Atomy vis-a-vis yung benta ng mga malalaking korporasyon sa Pilipinas. Kaya ang value po nito, kaya ko pinapakita ito, para alam natin na hindi tayo small company na po. Malaking kumpanya na po tayo, hindi po tayo fly by night. So, yung issue ng trust na iba na, ay nako, hindi ko naman kilala yung kumpanya na yan eh, di ba? Yeah, kasi pag pumunta ka sa Amerika, hindi rin kilala ng mga Amerikano ang BPI at saka ang Metro Bank at ang Ayala Corporation. Yung typical na Amerikano, hindi nila kilala yan. Pero nagpe-perform ng billion dollar company, di ba? Kahit hindi mo kilala. Ganun din ang Atomy, hindi kilala ng karamihang tao pero nagpe-perform po tayo ng billion in sales every year. Ano? So, yun lang po. So, yun po yung gusto kong ipakita dito sa slide na to para maintindihan natin na let's have more confidence na member tayo ng Atomy kasi hindi po to small time na kumpanya. Ano? We are a billion dollar company and we should really parang act as if ano tayo, investor tayo o partner tayo ng BPI or Metro Bank or Ayala pagka pinapresent natin tong Atomy, you know, let's be proud in other words, no? So sinabi ko kanina yung Atomy, ano yung role, di ba? Ang dito naman gusto ko lang i-tackle sandali, ano naman itong part ng Colmar. So Colmar is partner ng Atomy, di ba? And Colmar is more than 100 year old company na po yan. Nagsimula po yan dito sa Amerika, sa Wisconsin. State ng Wisconsin, I believe ang headquarters nila ngayon is sa New Jersey yata, nalipat na. But ang Colmar, a manufacturer yan for many other companies. Ano? Contract manufacturing po yung tawag dyan. So, yung mga kampanya, ibibigay sa kanila yung formulation kung ano yung gusto nila, tas Colmar ang magpo-produce. Ano? So, ang Colmar, nakipag-partner sa Colmar Korea. So, tinayo yung Colmar Beauty and Health, B&H. Diba? So, Colmar ang gumagawa ng R&D sa atin, in partnership with Colmar Korea nga, pero meron tayong special partnership din. The unique sa ibang mga companies. Ito po yung partnership natin with Korean Atomic Energy Research Institute or KERI. Dahil may pangalan siya na may bansang naka-attach, ano, ang Korean Atomic Energy Research Institute po is a government entity sa Korea. Hindi po yan private firm, ano? Sila po actually ang nag-develop ng flagship product natin which is yung Atomy, ano? Which lahat naman tayo rito alam na yung Atomy, ano? Wala namang bago rito. So yun po ang special partnership natin. So hindi po basta-basta ang Atomy in a sense na hindi naman makikipag-partner ang isang parang entity ng gobyerno o isang sangay ng gobyerno, hindi naman yung makikipag-partner sa mga kumpanya na alam nilang medyo shady or medyo questionable yung character ng kumpanya, no? Ayan na, Ma'am Dina, andiyan ang ating master, si Sir Megmeg. Kuya Mario, di ba? Ang ating ito si Kuya si Sir Megmeg, singit lang ako, no? Dalawang beses na kami nagkita nito in person eh. Kakaiba rin ng personality nito eh. Parang alam mo yung banayad na banayad pero attractive. Alam mo yung ganun, ang galing, ano? Lakas ng PR nito eh, ng public relations na nito ni Sir. Hello, Kuya Megmeg. Welcome to the call. Sige, diretso ko lang. Thank you. So, yung nabanggit ko, itong Colmar, di ba? Gumagawa siya ng mga produkto para sa iba't ibang kumpanya. Ito po yung mga kliyente ng Colmar. Ano? Ito yung global clients niya. Imagine, Colmar, gumagawa sila ng produkto para sa mga brand na ito. No? Including Sephora, ayan, kilala natin yan, Chanel, Lancome, yung L'Oreal, 'di ba? Kilala natin. Even Watsons, 'di ba? May mga Watsons na sa atin sa kasi Singaporean based na company 'yan. Even Pfizer nagpapagawa diyan sa Colmar, 'di ba?
Oh, so yan, Estee Lauder, di ba? Kilala niyo yung mga yan. Calvin Klein, medyo kilala rin naman yan. If they can trust Colmar, we also trusted Colmar na sila yung mag-produce ng produkto natin. Pero binibigay natin yung ating sariling formulation, yun ang susundin nila. So yan po yung contract manufacturing. Yan po yung relationship nitong pinapakita ko dito. No? So ngayon, alam na natin ano ang Atomy at ano sino mga partners. Let's move on. So ano po ba ang ginagawa ng Atomy? Diba? Ano ba talaga yung Atomy na yan? Ang Atomy is an online shopping mall pero nagbibigay ng cash reward. Anong ibig sabihin nun? Parang ito rin, yung mga Lazada, parang SNR, di ba? Ewan ko kung Lazada kung may cash reward. Wala naman yata, no? Pero itong mga companies na ito, yan, Petron, Robinsons, SM, may mga suki rewards yan, di ba? SNR, ganun din. So, ganun din tayo. Ang Atomy, para din tayong SNR, pero online tayo, meron din tayong cash rewards sa mga members natin, di ba? Okay, so, ang diferensya lang natin kumpara sa ibang mga online or mga tindahan is ang ginagawa ng Atomy, namimili tayo ng produkto na pinakamaganda tapos ininegotiate ng Atomy na gawing pinakamababa ang presyo ng magandang produkto na to. Tsaka natin ipapasok sa distribution channel natin. Diba? So si Angel Park, yung ating chairman, pati siguro yung mga kapwa executive na, ina-evaluate nila yung mga different products out there na makikita nila. Pag maganda yung quality, pasado, check. So, ine-negotiate nila yan. Okay, ito yung quality mo, maganda. Pag magpo-produce kami or bibili kami ng X and X number ng order, magkano mo ibibigay yan? So, ine-negotiate yan ng pinakamababang presyo. Pag nagkasundo sila, ipapasok yan ngayon ng Atomy sa distribution channel natin. Kaya, ang unique sa atin, hindi kagaya ng mga Amazon, Lazada, pag bumili ka doon, hindi mo alam kung anong quality. Ang tinitignan mo, mura. Tapos titignan mo yung review. Hindi mo naman sigurado mapagkakatiwalaan yung review kasi even dito sa Amerika, sa Amazon, yung mga review, dinadaya din po yan. May mga, sila yung nagre-review sa sarili nila para tumaas yung star nila. No? So, ganun po sa mga Lazada, sa mga Amazon, mga eBay. Bibili ka based on presyo na mababa tapos hoping na maganda yung quality. Hit or miss ka. Minsan may makuha ka magandang quality, minsan may makuha ka na hindi maganda. Marami po akong binibili sa mga online din na ibang produkto na wala sa Atomy. Hit or miss po ako. Pero sa totoo lang, mas maraming low quality ako nabibili kasi hinahabol ko rin yung mababang presyo. So sa Atomy, ang difference natin, Atomy na ang namimili ng produkto para sa atin. Ine-negotiate na nila ng pinakamababang presyo. Kaya sinasabi ng Atomy, we are proud na yung na-offer natin is products with absolute quality yet absolute price. Ibig sabihin, pinakamataas na quality na kayang gawin sa presyong pinakamababa. So, binabalansi natin yan, di ba? Yung term nga sa Pilipinas, presyong divisoria, pero ang kalidad is glorieta, di ba? In other words, gusto ko lang ding, ano, kasi ito, importante itong slide na to, no? Kaya I spend extra time dito. Ang in other words dito, pagka maraming kumpanya na kayang tapatan yung quality natin, pero pag tinapatan nila yung quality natin, hindi nila kayang ibigay ito sa presyong binibigay natin. In the same manner, marami rin namang kumpanya na kayang tapatan yung presyo natin or even babaan pa. Pero pag tinapatan nila yung presyo natin, hindi na nila kayang ibigay sa quality ng ginagawa natin. Yun po ang balancing act na ginagawa ng Atomy. Kaya po tayo unique sa iba. Okay? So, ganun po. So, meron pong dalawang choices ano, para maging kasali kayo sa Atomy, maging member kayo. Pwede kayong maging consumer lang, pwede rin kayong maging negosyante, di ba, as a member. Okay, pag-usapan natin yung consumer sandali. Yung consumer, ang benefit po sa inyo is you can save some money sa mga binibili nyong product na whether member kayo ng Atomy o hindi, bibilin at bibilin nyo naman yun buwan-buwan o araw-araw o linggo-linggo. So, pag nag-member kayo ng Atomy, titignan nyo kung saan kayo makakatipid, ano yung produktong gusto nyo na maganda ang quality, yun na lang po ang bilhin nyo. At being a member, makakasave po kayo sa Atomy. Okay? Yung mga daily necessities lang, di ba, na kailangan nyo talaga. Okay? So, ano yung daily necessities? Ayan, meron tayong mga supplements, di ba, mga vitamin C, meron tayong mga skincare tsaka cosmetics, yung mga lotion, yung mga mascara, di ba, yung mga facial, you know, lotion. Meron din tayong mga dental at personal hygiene, di ba? Toothbrush, toothpaste, ginagamit natin yan. Pasador, hindi pala. Yung sanitary pads, di ba, sa mga babae. Meron din tayong household
na product, yung mga panlaba, dishwashing soap, yung mga ganon. So yan lang po yung mga produkto natin, mga basic. Sa Korea, napakarami nating product, mga 400 plus. Pero sa iba-ibang countries, depende po kung ano yung i-approve ng country na yon, yun po yung pinapasok ng Atomy. At patuloy naman po natin pinapa-approve yung ibang mga product natin. Kaya over time, dumadami ng dumadami yung produkto natin sa bawat country. Ano? Okay. Ano yung pangalawang option? Maging negosyante, di ba? Ang benefit nito, syempre, is kikita tayo pag negosyante tayo. Ngayon, before I move on, gusto ko lang itackle din ito, no? One slide. Galing ito dun sa libro na famous since 1990s pa, galing sa author na si Robert Kiyosaki, ano? A best-selling author ito. Siya yung nagpaliwanag nito sa karamihang tao. Ano ba yung cash flow quadrant? Papa, kasi pinag-usapan natin negosyo, di ba? Okay. Bago ko itackle yung negosyo, gusto ko munang bigyan tayo ng parang background, kung ba, hindi naman background, but yung understanding yon. Kung ano ba yung types ng income, paano ba kumikita ang tao, at bakit maganda tong option na to, tong Atomy. Ano? So, ang cash flow quadrant is, ang sinabi ni Robert Kiyosaki dito, merong four ways to basically earn a living or earn an income. Number one is E quadrant, yung employee quadrant, yung active work, no? You exchange your time for money, di ba? Pasok ka sa trabaho, ibigay mo yung oras mo, susweldohan ka, di ba? Employee. 99% ng tao nandyan, di ba? If not 95 to 99, I think borderline 99, di ba? Karamihan. Ngayon, ang left side ito, no? Dalawang side itong quadrant. Sa left side of the quadrant, mag-annotate na ako dito. Dito maganda mag-annotate yung mga ganitong part, no? Okay. So, dalawang quadrant ito. Ayan. Yan, pangit ng kulay ng annotation ko. It's okay. So, employee, empleyado, di ba? Left side of the quadrant. Ito ang left side, no? Ang isa pang nasa left side of the quadrant is self-employed. So, yung iba, medyo higher level ng employee, instead na empleyado sila, self-employed sila. Ano po yung mga self-employed? Yung mga may sariling negosyo na maliliit. Kunyari, meron kang talyer, meron kang barbershop, di ba? Meron kang dentista ka, hindi ka nangangamuhan, pero may sarili kang small clinic, di ba? Abogado ka, may sarili kang law firm na maliit, di ba? Doktor ka, may sarili kang clinic, di ba? Yan po yung self-employed, di ba? Sari-sari store is self-employed, hindi siya empleyado. Pero the same thing, sa left side of the quadrant, itong side na to, whether empleyado ka or self-employed ka, you still trade your time for money. Diba? So you trade your time, sa self-employed, you still trade your time for money. Pagka hindi mo pinagpalit yung oras mo tsaka effort mo, wala kang pera. Pag hindi mo binuhos yung oras mo pumasok sa trabaho, wala kang sweldo. Diba? So yan po yung left side of the quadrant. Ang tawag po dyan is earned income. Diba? In-earn mo talaga siya. Yung right side of the quadrant naman, ito is meron siyang sinasabing B, sabi nga ni Kiyosaki, business owner, at saka I, yung investor. Yung business owner, meron na pong tinatawag na leverage kasi may mga empleyado na siya na nagtatrabaho para siya mag-generate ng income. Diba? Dito kasi sa self-employed, wala tong... Normally, yung iba may empleyado sila, pero yung iba, sila yung empleyado nila, sariling empleyado. Dito, may mga empleyado ka na nagtatrabaho para sa'yo para kahit wala ka dun sa negosyo mo, kumikita ka pa rin ng pera, di ba? So, kung meron kang negosyo na 24 hours, kunyari, may karinderya ka na 24 hours, parang sa Manila noon naalala ko Guda, di ba? Yung Guda, pag medyo nag-good time kami at naka-shot ng kaunti, bago matulog, gusto namin mag-goto, di ba? Punta kami sa Guda kasi 24 hours. Imagine, yung may-ari ng Guda, hindi naman niya binabantayan yung tindahan niya 24 hours, di ba? Andun siya siguro majority of the time, mga 10 hours, pero pagkaso matutulog siya, pero bukas yung tindahan niya. So kahit natutulog siya, kumikita pa rin siya ng pera. So yun yung advantage ng business owner. Hindi kagaya nito na kailangan lagi kang gising, lagi kang naka-clock in sa trabaho para kumita ka. Ang business owner may advantage na. Ang investor naman, ito na yung ano, ang tawag dito is active income. Ito mga passive income na to sa right side. Yung nga yung meaning kahit wala ka doon, kumikita ka pa rin. Yung investor, pagka nakaipon ka na ng pera, di ba, mag-invest ka sa stock, sa real estate, di ba?
pag bumili ka ng real estate, may paupahan ka, hindi mo naman kailangan pumunta ron araw-araw para kumolekta. Once a month ka lang pupunta ron para mangolekta. So the rest of the month, you don't really work, di ba? So yung pera mo, ginagamit mo na para mag-generate ng more money, di ba? Ito na yung sinasabing playground of the rich, sabi ni Kiyosaki. Ito yung relation nito dito sa Atomy na pinag-usapan natin. Sa Atomy, binibigyan ng chance yung mga empleyado, okay, nagaburahin ko itong ano ko. Clear. Clear all. Burahin ko lahat, okay. So, sa Atomy, binibigyan yung mga empleyado at saka yung mga self-employed ng chance na makatalon dito sa business ownership quadrant. Okay, paano po yun? Kasi ang Atomy is business ownership, di ba? Ang unique sa business ownership, meron na po itong system, di ba? System, di ba? Meron ng business system, di ba? Yung business system, yun ang nagpapatakbo. So sa Atomy, may business system tayo. Parang McDonald's, di ba? Have you wondered na paano tumatakbo ang McDonald's or Jollibee? Ang hinahire lang nila, mga walang experience, mga estudyante, di ba? Kahit nga hindi nakapag-aral kunyari, pwede na. Pero paano tumatakbo yun, di ba? Kasi meron silang sistema na kahit sino ipasok mo dyan, basta meron lang minimal IQ na nakakaintindi ko ano yung gagawin, makakaintindi ng instruction, tatakbo yung negosyo. Ganun po ang business ownership. Ganun po ang Atomy. Yun ang ina-offer ng Atomy sa tao. Kahit empleyado tayo, pwede na tayong tumalun dito. Hindi na tayo kailangan maging self-employed bago tayo pumunta sa business ownership. Pwede natin i-shortcut yan, diretso na, di ba? Ganon. Yun po yung diferensya. Ang maganda kasi rito, papaliwanag ko pa mamaya yung business ownership, yung merong system, magpa-plug-in ka na lang, meron na nag-set up ng negosyo. So parang sa Atomy, may delivery system na, may warehousing system na, may order fulfillment system na, di ba? Parang may produkto nang binevelop. So ang gagawin mo na lang, magpa-plug-in ka na lang as an owner na para kang franchisee. Diba? So, ganun po. Alright, so, next slide na po tayo. Gusto ko lang kayong bigyan ng ano nga, no? Ng parang fundamental information kung bakit may advantage itong negosyo kagaya ng Atomy, diba? Yung nga, tumatalon tayo mula being an employee. In fact, hindi natin kailangan nga iwanan yung pagiging empleyado. Ako ngayon, empleyado pa rin ako. Pero habang empleyado ako, nagpapalaki ako ng negosyo at the same time, di ba? Hindi ko kailangan iwanan yung trabaho ko, okay? So, move on na po tayo sa next slide, okay? So, ang Atomy, ang ginawa lang ng Atomy, we decided, ang Atomy, na pumasok sa industriya ng direct selling. Ano ba yung direct selling? Yung direct selling, simple lang naman yan. From manufacturing, ang traditional marketing model kasi is merong produkto, So sa traditional business model, merong produkto, 'di ba? I-manufacture siya tapos dadaan pa sa distributor na maybe international kung galing pa ng ibang bansa. Let's say in our case galing Korea, dadaan pa international distributor, dadaan sa regional distributor, tapos yung local, yung mga tindahan, tapos yung mga retail outlet. So bawat isa niyan kailangan magpatong, 'di ba? Sabihin mo na lang 5%. O, nagpatong ka ng 5%, 5%, 5%, 5%. At the end of the day, merong 20% na pinatong sa presyo ng produkto. Eh, may advertising pa. Diba? Imagine mo, sabi nga nila sa research, ano, about 75% ng cost ng isang produkto. So, let's say 100 pesos ang isang produkto. 75 pesos doon, eh, kinain lang ng advertising and marketing at saka itong mga cost of distribution na ito. So 20% dito, let's say ang marketing is around 50%, 'di ba? 45%. Kaya around 75% ang pinapatong bago yan dumating sa consumer. Ang ginawa ng direct selling is from manufacturing sa direct selling model, diretso na po sa consumer. Hindi na dadaan sa mga channel na to, hindi na rin po magpapa-advertise. Pag diretso sa consumer, syempre yung presyo, let's say 100 pesos din ito. Ito 100 pesos, di ba? 75 pesos ginastos sa channel. E dito, wala tayong ginastos sa channel. Anong gagawin ng Atomy? Yung 100 pesos na yan, i-split, gagawing discount sa mga members. At the same time,
Tsaka babayaran ngayon yung mga members, 'di ba? Tayo actually yung middleman, pero hindi yung napakaraming middleman. So, i-split na lang 'to para maging mura sa mga consumer. At the same time, ang endorser tayo na, yung mga member. Tayo mga member, tapos nag ano ka, 'di ba? Nag-invite ka ng mga tao. Tayo 'yon, tayo yung endorser, 'di ba? Sa atin mapupunta yung pera na 'to kaysa mapunta sa artista, yung mga ganun. So ganun lang naman ang kasimple po yung ginawa ng Atomy, yung ginamit na business model ng Atomy, yung direct selling. Okay? Okay, next slide po tayo. Ayun. So yan, Atomy distributes daily necessities through the system of yung network marketing nga or multi-level marketing. Okay, no? So alam ko, marami pong mga tao na medyo turn off dito, kaya pag nag-present kayo, may mga bago, may mga guest na medyo skeptic pa. Pagdating sa slide na to, baka yung iba mag-alisan na, ay, sabi ko na nga ba, networking na naman ito, di ba? Okay, so pakiusapan niyo po sila, sabihin niyo, bigyan niyo po ako ng few more minutes, ipapakita ko sa inyo na iba tayo sa lahat ng networking or network marketing. Hindi po tayo kagaya nila. Bakit? Bakit tayo na iba? Ito po, righteous po ang ating marketing plan. Dahil po ang chairman natin, CEO, nagkaroon na rin ng experience sa network marketing. In fact, lumaki rin siya. I think naging diamond distributor siya sa ibang network marketing company. So siguro yung level na yun, mga ka-equivalent yun ng mga either imperial master or crown master. Tumaas siya. Pero nung nakita niya yon, maganda sana, pero parang ang daming mga negative side, di ba, na hindi niya gusto. So ang ginawa niya, nagtayo na lang si Uncle Park ng sariling network marketing. Sabi niya, tatanggalin ko lahat ng mga hindi magandang aspeto ng network marketing. Ano yon? Karamihan network marketing, may bayad ang membership. Tinanggal niya. Karamihan network marketing, may monthly or annual fee. Tinanggal din niya yon. Karamihan network marketing, meron ding website fee. Pag gusto mong makita yung back office mo, tinanggal din niya yon. Nilibre na. Karamihan network marketing, lalo na pag product-based, meron silang automatic monthly purchases or yung auto-ship kung tawagin na in many cases, hindi mo pa ubus yung dating binili mo last month, may darating na naman itong auno. Tapos bago magkatapusan, kailangan ubusin mo yung kasi may darating ka na naman sa susunod na buwan, di ba? So yun yung mga doon na turn off yung mga tao. So ang ginawa ng Atomy, tinanggal po yung mga ganun. So wala tayong capital na kailangan dito. We can build this business, di ba? At in fact, we don't even have to really sell the product, di ba? Sinishare lang natin yung experience natin dahil nga sa kagandahan ng quality natin at saka affordable yung presyo. So, ang ginagawa lang ng Atomy, ito lang, simple lang. Magsiswitch lang tayo from, let's say, dito, sa yung nasa kaliwa, sa Amerika to, no? Walmart, Amazon, Costco, Target, yan yung mga tindahan namin dito. Sa Pilipinas naman yan, Super Malls, SM, Robinson, Ayala, Walter Mart. Tandaan nyo rin po itong ano, no? Mga kumpanya na to, mamaya may papakita ko sa inyo. Anyway, so ang ginagawa lang natin sa Atomy, instead na dito ka bumili sa mga tindahan kung saan ka dating bumibili, tignan mo na kung anong product ang Atomy meron, doon mo na lang bilhin. Lalo na kung competitive naman yung presyo. Kasi yung quality, there's no question. Pag na-try nyo yung quality ng Atomy, hindi po, you know, pag kinumpara nyo sa quality ng dati nyo ginagamit, no question, parang mas maganda talaga ang quality ng Atomy. It's a matter of price na lang kung kayang kumumpit sa presyo ng ginagamit ninyo, di ba? In many cases, para sa akin, competitive po ang presyo ng Atomy, pero mas maganda yung quality, di ba? So yung gagawin mo, yung mga dati mong binibili sa mga tindahan, tingnan mo kung meron sa sarili mong negosyo na Atomy, dun mo na bilhin. Support your own business, di ba? Tapos, pagkatapos mo magawa yon, nakita mo, oh, it makes sense. Dito ka nalang bibilhin, mura din naman, mas maganda pa yung quality. Ikwento mo sa iba. Ganun lang, di ba? Yung sabi nila, i-maritest mo lang na, oy, alam mo ba na merong kumpanya na walang membership, wala rin auto-ship, tapos yung produkto nila, ang ganda ng quality at the same time, affordable din, comparable sa mga binibili natin. O talaga, yeah, tingnan mo, try natin, tingnan mo to, punta tayo sa website ko. Pakita mo, di ba? So, ganun lang. Simply switch stores lang. Ganun lang kasimple ang plano ng Atomy. From, kunyari yan, yung brand mo, lipat mo lang sa brand ng Atomy. Bakit? Kasi yung product natin, mas maganda. Yan nga, makikita mo. May green tea extract siya para... Yung green tea kasi, di ba, maganda yan. May antibiotic property tsaka nag-neutralize ng bad breath.
Kaya yung sinasabi ng mga gumagamit nito, pagkatapos nilang mag-switch sa Atomy na toothpaste, pag nagsipilyo ka sa gabi, sa umaga, hindi ganun kasangsang yung amoy, di ba? Kahit natulog ka magdamag. Tapos meron ding propolis extract, yung ating toothpaste. Yung, di ba, galing sa bubuyog, ayun, no? Meron ng bubuyog. Meron yung natural antibiotic property tsaka anti-inflammatory. Kaya yung mga karami nating member na na-experience to, lalo na yung mga nag-gum bleeding, dumudugo yung gums nila pag nagsisipilyo. Kasi pag nagbe-bleeding, ibig sabihin may swelling yun, namamaga, di ba? Yung mga gilid-gilid ng gums. Natatanggal po dito sa Atomy toothpaste dahil sa propolis extract, di ba? Yung anti-inflammatory tsaka antibiotic na rin. Ano? Napansin nyo yung bubuyog, di ba? Yung honey. Di ba ang tamis nun? O bakit hindi siya nabubulok, di ba? Eh naka-expose lang sa labas. Ganun. Siguro yun yung reason nun, no? Yung antibiotic property niya. So yun din, panghugas mo ng plato from old brand, lumipat ka na lang sa sarili mong brand, di ba? Meron naman ang Atomy niyan. Mas mura pa actually pagka ginamit mo ng tama. Tignan mo, isang squirt lang, konti lang, ang dami niya na pong masasabon. So mas mura po siya. Natural pa, pwede mga panghugas ng gulay eh, tsaka mga prutas. Di ba? Ganun po. Okay? So hindi po siya chemical-based. Hindi kayo malalason, di ba? Ito nga, yung toothbrush, toothpaste, di ba? Ito, ginawang comparison ng mga kaibigan natin sa Pilipinas. Ito yung mga brand, no? Eh, makikilala nyo naman siguro yan, hinahide lang ng konti. Pero 129 pesos, 122.89. Yung presyo natin, 54 lang. Tumaas ng konti yata ngayon, but ganun pa rin. Mas mura pa rin kaysa sa mga other good brands. Pero pag na-try nyo yung toothpaste natin, mas maganda pa rin yung quality. Mas mura pa, di ba? Okay. So, ako po, ang isang ginagawa ko sa presentation ko, ginagawa kong practical. Ano? Gusto kong ipakita na gaano ka-practical yung Atomy. O, kagaya niyan, meron pong brand na sa Pilipinas, gawa ng Colmar din, Hungary. Diba? 2,900 pesos itong sunscreen na to. Yan po yung brand. Yung Atomy brand, pinagawa rin natin sa Colmar, 400 lang po tayo. Ito 30 ml lang, ito 60 ml. Diba? So, kita mo naman yung presyo. Wala pa sa kalingkingan. Kumbaga, wala pa nga sa 1/4, eh, di ba? Yung presyo. Pero, mas maganda yung quality nito. According doon sa mga gumamit. Ako, gumagamit ako nito. Pero hindi ako gumamit ito kaya hindi ko makukumpara. Pero I'm very happy sa quality nito, nitong sunscreen. Lalo na ngayon, no? Springtime na naman dito sa US, umiinit na naman. So, gagamit na naman kami nito ng sunscreen. Kasi napakainit din po rito sa amin pagka summer, no? Yan, kape Arabica, di ba? Ang presyo ng kape natin, nasa 9 pesos per sachet. Yung karamihan kape na mga ganito, nasa anywhere from 7 to 10 pesos per sachet. So, halos ganun din po yung presyo, di ba? Pero maganda, yung mga yan po, karamihan po yan sugar. Magkakasakit po kayo dyan, diabetes. At saka mga, ang tawag dito, mga chemically induced po yan or chemically produced po yung mga yan. Hindi po yan mga natural na coffee. Tayo po natural na Arabica coffee. Kasi po ang ginagawa ng Atomy, lahat ng produkto natin, puro all natural. Hindi tayo gumagawa ng chemical-based. Ito po, puro chemical-based ito. Even ang toothpaste na banggit ko na kanina, di ba? Affordable. Nung bago ako sa Atomy, gumawa ako ng comparison. Yung binibili namin dati ito, $23.24. Tumaas na rin ngayon sa BJ's. Dito po ako bumibili dito sa US. Ano? Ganyan po yung presyo. Nung nakita ko yung Atomy, $12.50 lang yung sabong panlaba. Mas marami pa, 200 loads, ito 146 load. So, para sa akin, yung nga eh, practical, eh, saan ka pa, di ba? Ba't hindi ka pa mag-member dito? Libre naman, mas mura pa yung ibang mga product kaysa ginagamit mo, all natural pa, di ba? So, ganun po yung ginawa ko, nag-compare ako ng product. Kaya ang encouragement ko sa inyo, ng mga member, kahit lalo na yung bago, mag-explore po kayo ng mga produkto ng Atomy, try nyo yung quality, kumpara nyo yung presyo sa labas. Yun po yung gamitin ninyo yung personal experience para po makabuild kayo ng mga consumers ninyo. Tapos, eto, heading to marketing plan na tayo, binary marketing plan lang po tayo, left and right lang po. No? So, mag-member ka, tapos mag-invite ka ng mga ibang tao na mag-member. Pag nakakuha ka ng member sa left, tsaka sa right, tapos ka na. So kung meron pang ibang sasali, ilalagay mo na sa ilalim nun, at sa ilalim nun, at sa ilalim nun. Hanggang dalawa lang po yung pwede yung buuin. Wala pong pangatlong grupo, pangapat. Ganun po kasi binary nga po tayo. So ganun lang hanggang lumaki ng lumaki, di ba? So hanggang nagsimula ka sa Pilipinas, may kaibigan ka sa Canada, in-introduce mo, nag-member siya kasi gusto niya yung mga produkto,
Tapos siya nag-introduce sa kaibigan niya sa US na hindi mo kilala. Tapos si Paul nag-introduce sa kaibigan niya sa UK na hindi mo rin kilala. Hanggang lumaki ng lumaki. O ganun din. Sa kanan naman, ikaw may directly kang kilala sa sa US. Si Peter. Tapos si Peter may kilala sa Mexico. Si Deepak. India. Mexico. You know? Deepak. Buti na nakita ko yung pangalan. Kaya natama ako yung bansa. Tapos si Deepak may kilala sa saan ba to? Malaysia. Malaysia ba yan? O, si Abdul, di ba? Tapos si Abdul may kilala sa Korea, di ba? Ganun. So palaki ng palaki ito, di ba? Na hindi ikaw lang yung nagtatrabaho, yung grupo mo po, di ba? Okay. So hanggang lumaki ng lumaki na sinasabi nila, ito yung desired na pandemic, yung lumalaki, kumakalat in a good way, di ba? Hindi yung pandemic na nagkakasakit ka, di ba? Ito yung pandemic na nakakatulong tayo sa tao at lumalaki yung negosyo natin. Tapos, bawat produkto na binibili natin, meron pong point. Yung PV means point value. So, yung point value, yan po nagde-determine ng qualification mo kung magkano yung kikitain mo on a daily basis or weekly or monthly. Depende yan sa point value mo na personal at saka sa point value ng mga members mo sa left and right na binibili nila. No? So, para lang po mapakita yung example, ano yung point value na yon, ito po yan. No? Pag bumili ka ng toothbrush saka toothpaste, ito. Sa yung apat na pirasong toothbrush natin, na toothpaste, 50 grams ang isa, yung apat po na isang box, 230 pesos, 2,700 points na po yan. So pag bumili ka ng dalawang box na yan, walong piraso, tapos isang box ng toothbrush, para walong piraso, para match siya, no? Walo-walo. No? So pag binili mo yung dalawang set ng toothpaste at isang toothbrush na yan, wala pa pong 1,000 yan. Pero meron ka ng mahigit 10,000 points kaagad. So ganun po kalalaki yung points natin dito sa Atomy. Okay? So yung nga, 10,000 points is only about, you know, less than 1,000 pesos lang. So ano mangyayari? Pag bumili ka, ito yung sample natin, 10,000 points, di ba? Bumili ka ng toothbrush tsaka toothpaste. May 10,000 points ka na. Pag yung left mo, lahat ng member mo bumili at nakaipon sila ng 300,000 points sa left, ganun din yung right mo, nakaipon ng 300,000 points, nagtapat sila, nagmatch, meron ka ng kita na 800 pesos. Rough, you know, rough estimate, di ba? Every time yung left and right mo, makakabuo ng 300,000 points collectively as a group, meron kang 800 pesos. Pagka naman yung personal mong pinamili, umabot na ng 300,000 points, ano? At yung grupo mo sa left and right, every time magmamatch yung volume nila ng 300,000 points, hindi na 800 ang kita mo, 2,400 na po. This can happen every month, every 3 months, every 6 months, or every week, or overtime, pag matagal ka na sa Atomy, every day, nangyayari po yan. Ganon, okay? So, ito po, overview ng compensation plan, yung sinasabi kong kikitain mo na day on a daily basis, ito po yon. Oh, sorry, tumalon-talon. Okay. So, ikaw po ito, no? Pag meron ka ng 300,000 points, kagaya ng nasabi ko kanina, at ito pala, may personal, teka, mag-annotate ako, no? Para hindi nakakalito. Okay. Pag yung personal points mo, okay, umabot ng 300,000 points na yung pinamili mo. Collective po yan, by the way, cumulative. I mean, ibig sabihin, pag bumili ka this month, 10,000 points, next month bumili ka uli ng 10,000 points, i-add yung last month mo, 20,000 points ka na. Hindi po nawawala yon. Paad lang ng paad yung personal. Hanggang umad ng umad, hanggang umabot ka sa 2.4 million points. Ngayon, habang nagbibuild ka ng personal points mo, yung mga tao mo sa kaliwa, tsaka tao mo sa kanan, bumibili rin sila. So, every time na makaka-build sila ng 300,000 points, nag-match, meron kang kikitain doon roughly around $60. Sorry, ito yung sinabi kong 2,400. Pagka naman yung binibili nila, kasi dumadami yung tao mo, pag yung binibili nila, umaabot na ng 700,000 points at nag-match yan, meron kang $120. Diba? Convert na lang po yan sa piso. And so on. Habang lumalaki yung grupo mo at nami-meet mo rin ito, ito yan eh, di ba? Ito yung category na yan, $240 ka na. So, you can earn this daily po. Hanggang ang maximum natin is 50 million points, na abot po yan ng mga, yung matataas na sa atin, yung matatagal na sa Atomy, ano? Every day, kinikita nila yan
maximum is $1,200 po on a daily basis. Yan po yung maximum na pwede mong kitain dito sa Atomy. Okay? So, yan po yung daily commission. Meron pa po tayong isang way to earn dito yung mga bonuses. Pa tayo gumalaw yan. So, meron po tayong mastership bonus, kung tawagin, ano? Meron tayong mga ma-achieve na mastership. Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose, Star, Royal Master, Crown, and then ultimately Imperial Master. Ito, bibilisan ko na lang po, ano? Para hindi ko na di-discuss in broad detail. Pag meron po tayong training, then we can discuss more. So, every time na achieve niyo po yung mga mastership, meron pong mga kaakibat yan na mga incentive. Halimbawa, naging sales master ka, kagaya ko po, sales master, si SM Megmeg, sales master Megmeg, ano? Si Ma'am si Ma'am Heidi, sales master, ganun, 'di ba? Si Ma'am Emily, ayan, nandito rin, sales master. So, you know, every time ma-achieve mo yung mga mastership, meron pong kaakibat na premyo nga ito. Meron kang mga product ng Atomy. Tapos pag sales master ka, pag consistently ka nagiging sales master every month, roughly mga $2,000 a month yan. Ganun po. Paano maging sales master? Yung personal point mo, kailangan paabutin mo ng 700, yung nga, cumulative, di ba? Tapos yung left and right group mo, naka-achieve ng 2.5 million sa left tsaka 2.5 million sa right within a challenge period, which is sa atin, every 15 days yan or every half of the month, 1 to 15 tsaka 16 to end of the month. Ganun po. Tapos para maging Diamond Master ka, simple lang po. Kailangan tulungan mo yung dalawa sa napakarami mong tao, dalawa lang doon ang matulungan mo maging Sales Master, yung dati mong position, mapopromote ka na Diamond Master provided may personal points ka na umabot na ng 1.5 million. Pag na-achieve mo po yung Diamond Master, meron kang one-time incentive na laptop or iPad, tapos yung mga product rin po ng Atomy. Tapos ang next promotion ni Sharon Rose, ganun din po yun. Yung nga, this is a process of duplicate po, no? So, ibig sabihin, i-duplicate mo yung sarili mo, dati kang Diamond Master, so itulungan mo yung tao mo sa kaliwa, dalawa out of so many, dalawa lang sa kanila ang matulungan mo, it doesn't matter kahit hindi mo kasunod, kahit malalim sa'yo, basta dalawa sa kanila maging Diamond Master, which is yung previous na position mo, dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan, tapos 2.4 million points mo na personal, boom, promoted kang Sharon Rose Master. This time, ang incentive na is $2,000 in cash, tapos meron kang promotion na trip for two, 3 nights and 4 days. Diba? Pag Star Master ka naman, 2.4 million points, tapos yung nga, yung dalawang, maghanap ka ulit ng dalawang tao na pwede mong i-promote dun sa previous position mo na Sharon Rose Master. Pag nakapromote ka ng dalawang Sharon Rose Master sa left, dalawang Sharon Rose Master sa right, Star Master ka naman. Ang magiging incentive mo naman dito, meron kang one time na 10,000 bonus pag na-achieve mo yung Star Master, tapos meron kang 3 nights and 4 days sa apat na tao na. Okay? Now next, Royal Master, ganun din, parang sinabi ko kanina, 'di ba? Duplication lang. So dati kang Star Master ka, tumulong ka ng dalawang tao sa baba mo na maging Star Master, sa kaliwa, dalawa sa kanan, pag nagawa mo 'yan, nakatulong ka sa tao, yung system ipopromote ka automatic, 'di ba? Provided 2.4 million points. Pansinin niyo po, no, hindi na nagbabago yung points dito. Pag na-reach niyo na yung 2.4 million points, hindi na kayo kailangan magdagdag ng points. Pag bibili kayo ng product, pwede niyo nang ibigay sa ilalim yung points sa mga member mo para mag-cycle sila or kumita sila. At the same time, aakyat pa rin naman sa iyo, kikita ka pa rin. So, bibilisan ko na ng tatlong ito, no? Royal Master, one-time incentive mo is $50,000. Ibibigay sa iyan the minute na you achieve the Royal Master. At meron ka ring promotional trip, 10 nights na. Tapos meron kang $2,000 extra allowance on top of sa lahat ng kinikita mo. May $2,000 a month ka. Kasi by this time, umiikot ka na siguro ng bansa mo or ibang bansa pa para, you know, maging guest speaker para mag-encourage ng ibang tao na palakihin yung negosyo nila. Tapos by this time, meron ka na rin pong parang rental car na ipoprovide ng Atomy. Okay? Next promotion po tayo is Crown Master. Again, duplication lang po. Iduduplicate mo yung sarili mo, Royal Master ka, tulungan mo yung dalawang tao mo. Kahit sinong dalawang taong pinakamasin
masipag sa grupo mo, tulungan mo sila maging Royal Master, dalawa rin sa kanan, maging Royal Master. Pag nagawa mo yon, tumulong ka sa dalawang tao, kaliwat kanan, dinuplicate mo yung sarili mo, ipoprumote ka ng system, gagawin kang Crown Master. Pag naging Crown Master ka, meron kang $300,000 in cash na incentive one time. Tapos, 5,000 na yung activity sponsorship budget mo. Tapos, meron ka pa rin promotional trip, 10 nights, 11 days. Tapos, this time, meron ka ng luxury car. Ito, mas maganda na, hindi na regular na rental car. Okay? And then, last mastership po, Imperial Master. Again, duplication lang, di ba? Crown Master ka, tumulong ka sa dalawang tao mo na pinakamasipag, maging Crown Master sila. At dalawa uli sa kanan na maging Crown Master sila. Pag nagawa mo yan, na-duplicate mo yung sarili mo, 4 times over, ipopromote ka ng system, maging Imperial Master. Pag na-promote kang Imperial Master, bibigyan ka ng $1 million cash upfront. Ito yung nasa video ng Atomy na binibigay ng chairman natin, Fina Forklift, kasi medyo malaking, ano yan eh, $1 million. Malaking, maraming bills yan, di ba? Tapos, meron ka pa rin, syempre, another promotional trip for 10 nights, 11 days. Tapos this time, 10,000 na yung activity budget mo for sponsorship activity tawag nila or yung budget mo habang siguro umiikot ka ng iba-ibang bansa na this time. Ano? Tapos bibigyan ka na rin ng Atomy ng kotse, luxury car, kasama ang driver, sila magbabayad niyan. At saka bibigyan ka rin ng office ng Atomy at saka ng secretary. Kasi by that time, busy ka na. Siyempre, kailangan meron na magmamanage ng schedule mo. So, meron ka na ring driver, di ba? Para hindi ka na mahirapan. Okay? Ito po yung mga estimate monthly na pwede mong kitain pag yan yung mga positions mo. Ano? Ayan. So, pero nagvavary po yan. Kasi yung mga Imperial Master po ngayon, sabi nila, they earn so much more than this dahil may bonus aspect. Kasi bonus is depende sa laki ng benta ng kumpanya every 15 days, di ba? Kung malaki yon, mas malaki yung bonus kasi porsyento yon, ano? Okay. So, ano ang nagustuhan ko sa Atomy? Ito, i-wrap up na po natin, no? Patapos na po tayo. Ako, ang nagustuhan ko sa Atomy is nagkaroon ako ng ability para makadevelop ng totoong residual income. Okay? Totoo. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng mga gantong negosyo dati. Lahat ng kumpanya nagpa-promise ng residual income. Pero ang problema, hindi ko po na-achieve yung mga residual income dun sa mga ibang kumpanya na sinalihan ko. Bakit? Kasi po, yung mga produkto nila hindi sustainable. Either mahal or hindi naman maganda yung quality or both. So, kumita ako nung umpisa pero yung mga customer hindi nagtatagal kasi nga ang mahal ng mga produkto. So, bibili lang sila first, second, third month pagkatapos nang titigil na sila. Dito sa Atomy, dahil maganda yung quality natin tapos affordable yung presyo, karamihan po ng customer ko, mga kaibigan ko na bumili 3 years ago nung nag-start ako, hanggang ngayon, bumibili pa rin po sila kahit hindi sila active na member. Kasi nga, gusto nila yung quality ng produkto at saka affordable naman. At dahil dyan, diretso yung residual income ko. Hindi po nawawala. Hindi kagaya sa ibang kumpanya, ilang buwan lang yung residual income, mawawala na. Kasi nare-realize ng mga tao, eh mahal-mahal naman ang produkto. Tumitikil silang bumili, tikil din yung residual income, di ba? So, yan po yung isang major reason kaya po ako nag-join sa Atomy para makadevelop ako ng residual income. Okay? Ang pangalawang major reason po kaya nag-join ako sa Atomy, nagulat ako, meron silang feature na ibibigay yung negosyo mo up to third generation kung ano yung binil mong negosyo. So, kung binil mo to ng 5 years at kumikita ka ng, let's say, $10,000 a month or magkano yun, ₱500,000 buwan-buwan, pag nawala ka na sa mundong ito, ibibigay yun sa anak mo kung may mga anak ka. Kung wala kang anak, pwede kang mag-assign kung sino yung nasa will mo, dun ibibigay. Okay? So sila yung makikinabang sa pinaghirapan mo, may papasa mo. Of course, pinakinabangan mo yun nung buhay ka. Pero pag nawala ka na, hindi kukunin ng Atomy yung generate mo na negosyo para sa kumpanya. Ipapasa nila yan sa next line na kung kanina mo gustong ibigay. Yung anak mo or kamag-anak mo or kung sino yung nasa will mo. Tapos hanggang third generation yon, pakikinabangan ng anak mo or kung sino yung next in line mo, yung pinaghirapan mo. At habang pinakikinabangan nila yon, let's say 50 years nilang pinakinabangan yon,
sa contract ng Atomy, ibibigay ulit yun hanggang pangatlong generation. So let's say may apo ka, pagkatapos pakinabangan ng anak mo, pag nawala na siya sa mundong ito, ibibigay naman niya dun sa apo mo. So ibig sabihin, can you believe that? Yung pinaghirapan mo sa buhay mo, pinakinabangan mo na, pagkatapos mong pakinabangan, pakikinabangan ng anak mo, pagkatapos pinakinabangan ng anak mo, pakikinabangan pa uli ng apo mo, third generation. So, para sa akin, this is a great opportunity kasi sa pamilya ko po, galing kasi kami sa mahirap lang sa Pilipinas, wala po kaming minana. Magulang ko walang minana, ako walang minana. Apartment nga lang po kami all our lives sa Pilipinas, di ba? Hanggang makarating kami sa Amerika. Ako po, wala kaming sariling bahay sa Pilipinas kasi nga mahirap lang kami. Wala akong ancestral na property. So, ito po yung pagkakataon ko na ma-change po yung parang, you know, yung ano naman, yung estado ng pamilya ko, no? Meron ako mapapamana sa anak ko tsaka sa mga apo ko. So, yan po yung gusto ko. Naalala nyo yung sinabi ko kanina na tandaan nyo yung mga SM, yung mga gano'n, mga kung saan kayo bumibili, di ba? Doon kayo bumibili dati, lipat kayo sa Atomy. Ito pong third generation, hindi po bago itong concept na ito. Diba? Yung nga lang, hindi po ito na-achieve ng ordinaryong tao at mga empleyado. Reserve lang ito sa mga mayayaman. Tignan nyo po, ba? Diba? Sa Forbes Magazine List 2019, ito yung mga pinakamayayaman, yung C siblings, mga anak ni Henry C. Sila ang number one. Combined asset, 17.2 billion, ba? Diba? Ang pangalawa si Manny Villar, ito yung mayayaman. Si Gokong Wei, ba? Diba? So yan o. Gokong Wei owns Robinson. Yun nasa kaninang presentation natin na kung saan tayo namimili ng mga mall, di ba? Ngayon, kung hindi tayo magpa-participate sa Atomy at patuloy tayong bibili sa Robinson's Mall ng mga kape, shampoo, toothpaste, si John Gokong Wei Jr. ang nakikinabang at ipapasa niya yan sa mga anak niya hanggang third, fourth, fifth generation. Di ba? Kaya nga po, nung nakita ko yung Atomy, ito yung pagkakataon na ipasa ko hanggang second, third generation, hindi yung ang susuportahan ko, yung mga negosyo ng malalaki na, di ba? Sabi natin kanina, Ayala Malls, di ba? Ayan, si Jaime Sobel, di ba? O, ipapasa niya yan sa mga anak niya. Kaya, pag dyan tayo bumibili, si Ramon ang, di ba, San Miguel, kanya, habang bumibili tayo ng produkto nila, pamilya nila yung nagpapas ng second, third generation, hindi tayo, di ba? So, ganun po. Ito na lang po, for example, di ba? Colgate Palmolive, di ba? Si William Colgate, 1806 niya tinayo ang kumpanya niya, yung Colgate pa lang na wala pa yung Palmolive, di ba? 1806 pa, guess what? Patay na siya ngayon, di ba? Kasi 19th century, 20th century na. So, ang nakinabang yung anak niya, di ba? So, yung anak niya, pang ilang generation na, third generation na, si Samuel Colgate, di ba? Yung son ni William Colgate, di ba? So, ang point ko, yung mga third generation, second generation na pinapamana, hindi po Atomy ang nag-invento niyan, di ba? Atomy lamang yung nag-share niyan sa mga ordinaryong tao. Pero matagal na pong practice yan ng mga mayayaman, di ba? Kaya, instead na suportahan natin yung mga mayayaman sa mga produkto nila, suportahan na lang natin yung atin para sa atin naman mapunta yung, di ba, third generation. Ito yung sinasabi ko, di ba? O, yan o. SM Mall, di ba? Sabi ko kanina, instead na dito tayo bumili, bumili tayo sa Atomy. Kasi habang sinusuportahan natin yung mga yan, SM, Robinson's, Ayala, etong pinapayaman natin, SM, Robinson's, Ayala. Di ba? So, yun. Pine-prepare natin yung third generation override nila or yung pamana nila, hindi sa pamilya natin, para sa pamilya nila. Ang encouragement ko, i-build natin yung third generation para sa atin. Ito tayo, ito yung team natin, yung ilang mga pictures lang na ginrab ko, di ba? Ayan, si Doktora Chang, si Doktora Tin, di ba? O, ayan pa si, ano, si Brother Ogi, di ba? O, ito yung center ni Doktora Magno sa Mindoro, di ba? Ito, may center na po, yung nanay ni Ralen, di ba? Sa Marinduque, di ba? O, sa Singapore, ito, sila SM Belen, di ba? O, binabike pa nga nila yan eh, pagka nagda-drop sila ng Atomy, di ba? Ayan, si Sir Glenn, oh, na nagsimula, nandyan pa. O, so, di ba, bakit natin ibibigay sa mga mayayaman yung third generation? Sa atin na lang, tayo-tayo na lang, ito, mga ordinaryong tao na gusto rin magkaroon ng the same chance, di ba, sa buhay. Sa atin na lang. So, okay, we're wrapping up dito. Atomy income business model, kaya ako gusto is, ang goal ng Atomy is customer success muna. Kung happy yung
yung customer sa mga produkto natin, tsaka pa lang natin pag-uusapan ang negosyo. Hindi tayo mag-uusap ng negosyo kung hindi ka masaya or hindi masaya yung mga customer natin sa quality ng product natin. So yun yung nagustuhan ko sa Atomy actually. So yun lang po. Ang gagawin natin, sumakay tayo sa bus, di ba? Buy, use, and share. Ganun lang. And then, i-multiply yourself para magkaroon ka ng maraming partners, then magkakaroon ka ng global na negosyo. Again, may negosyo ka na nagtatranscend beyond sa bansa mo. Nasa Pilipinas lang ikaw kunyari ngayon, hindi mo kailangan pumunta sa ibang bansa. Nasa Pilipinas ka, pwede kang may negosyo sa Amerika. Pwede kang magkaroon ng libo-libong members dito sa Amerika kahit na nasa Pilipinas ka. At every time bumibili yung mga tao dito sa Amerika ng mga produkto ng Atomy, kumikita ka sa Pilipinas. How's that, di ba? Hindi mo na kailangan ngayon mag-abroad para kumita. Diba? Ito na yung Atomy. Again, walang membership, walang monthly quota, walang annual fee. Lahat po tinanggal ng Atomy yung mga hindi magandang aspeto ng network marketing. Diba? So, yan po. Nising kong duling. Sabi nga ni SM Apple, wala kang ilalabas. Diba? Kaya nga dito, ito quote ng isang bilyonaryo, si Richard Branson sa UK. Diba? If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes first and then learn how to do it later, di ba? Dito sa Atomy, wala namang risk, di ba? Say yes, wala ka namang binayad, and then learn it along the way, di ba? So dahil walang risk to, walang bayad, ano ba to? Too good to be true? Walang bayad? Tapos pwede kang kumita? Yeah, or is it too good to ignore, di ba? Sige, di mo lang, next tomorrow, next 5 days, ganun ka pa rin, di ba? Pero yung mga taong they decided to do something, after 5 years, kahit pa paano, meron na siguro silang kinikita na extra. Diba? Okay, so yun lang po ang kabuuan ng ating presentation. I hope nakatulong ako na ma-enhance pa yung inyong knowledge at saka lalo na yung confidence ninyo dito sa program ng Atomy. Ano? So with that, I encourage everyone ulit na buksan nyo yung mga mic nyo at magpakita sa video kung okay sa inyo. And then let's recite ulit itong company motto. Okay? Alright? Okay tayo? Sige. Alright. Ready na kayo? Taas na yung mga kamay. Ready? So, company motto, are you ready? Yes. Yes. Alright, go. Cherish the spirit. Create the vision. Create the vision. The faith.